Magandang hapon mga kapasyon, mga ka-GY6, mga kapaps. Ngayong araw nito, paps, salamat ako na mintunay ulan na pag-video tayo ngayong araw na to. Kahit masama panahon, na paps, paps, salamat ako kay God. Bigyan niya tayo ng pagkakataon na makagawa tayo ng video para sa inyong mga kapasyon. So mga paps, ang video natin ngayon ay magtutunan tayo ng carburetor. So, simpleng tips lang ito mga paps, pero malaking bagay para makatipid tayo sa gas. So, sa lahat ng mga newbie na problema, lahat ng gumagamit ng motor na Rossi Passion, kahit anong GY6 na scooter, para sa inyo ito. Isa itong tips para makatibit tayo sa ng gas. So, ang mahalaga kasi mga paps, no? Hindi natin kailangan magpalit ng carburetor para makasave tayo ng gas. So, kahit magpalit tayo ng kahit anong carburetor, kung hindi rin naman may itutunan ng tama, wala rin. Malakas pa na sa gas yan. So, pansinin nyo mga paps. So, yan o. Stuck pa rin yung aking yung carburetor ng motor ko. Diba? So, yun lang mga paps, no? So, panoorin nyo itong mga video ko mga paps para at least lalo sa mga baang newbie para sa inyo to, para matutunan nyo, no? Para makasave na rin kayo. Maganda rin kasi kahit pa paano basic troubleshooting, basic na pagkakalikot ng motor, marunong tayo, no? Para at least nakasave na tayo, natuto pa tayo mga paps. So bago tayo magano, ha, bago tayo mag simula ng tutorial, shoutout natin yung mga nagpapa-shoutout. Dalawa lang naman to. Yan, okay, shoutout kay Danim Olit. Shoutout sa'yo paps, maraming salamat sa panunod mo, salamat sa support mo. At shoutout kay Rosano Pilara. Yan, laging sugi-sugi ko sa channel ko. Tapos shoutout na rin sa asawa niya na si Roxanne Garcia. Shoutout sa'yo. Sa yan, napa-shoutout ka ni Rosano eh. Shoutout sa inyo. Yun lang, sa mga bagong subscriber ko, shoutout sa inyo lahat. God bless you all sa inyo lahat. Maraming salamat sa tiwala. Tara mga paps, simulan natin yung video tutorial ito. Tara, simulan natin. Hey, mga kapaps, papakita ko sa inyo yung actual ng pagtutono, no, ng carburetor ni Rossi Passion. So mga gustong matuto, lalo sa mga newbie, panoorin nyo lang to mga paps. Actual ko nang pinokus ko na para please makita nyo talaga ng kung paano ko talaga pinihit mga paps. So yung mga paps, bago tayo magsimula, no, paalala ka, take note mga paps ha, bago tayo magtono, ulitin ko, painitin muna ang makina kahit mga 5 minutes or higit pa para please makuha talaga natin yung saktong idle ng makina para maituno natin na tama mga paps, okay? So for safety natin mga paps, huwag kakalimutan na center stand natin yung ating motor ha, lalo na sa lahat ng scooter. Kapag may ginagawa tayo nagtutono, center stand natin yung motor natin for safety. Okay mga paps, tara simulan natin mga paps, no? So example na painit nyo na yung motor, ipatayin nyo yung makina. Ang gagawin nyo mga paps, hihigpitan nyo itong dalawa na to. Ito yung air fuel mixture, ito yung pinaka idle nya. So gagawin nyo, kuklose nyo muna to mga paps, kuklose nyo muna yan. Wait lang mga paps ha. Okay mga paps, nagpalit na ako ng flat screw kasi masyado manipis yung flat screw. Yan, i-close nyo lang to mga paps. Una nyo muna i-close tong yan, yung pinipihit ko yung air fuel mixture screw.
No? Kuklose niyo mga paps. Ayan. So, hirap mag-video pag isang kamay mo nakahawak sa isang camera. So, para pinokus ko siya para please madali niyo masundan mga paps. Ayan ha. Kuklose niyo ito mga paps. Ayan, ha? Hirap kasi mag-tensya ng isang kamay. Isang kamay nagka-camera. Ayan mga paps ha. Yan, 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 example, na-close nyo na yan, ha? Yan, close na to. Pag na-close nyo na, huwag naman yung masyadong sobrang higpit, mga paps, ha? Yung sakto lang na hindi nyo na napipihit. Yung sakto lang, huwag yung masyadong todong higpit. Sakto lang, mga paps, ha? Tapos, lalagay ng markings. Katulad yung ginawa ko dito, yan, may kulay blue na pentel pen, yan, may markings. Lalagay nyo ng markings, yan. Para inyong diyan kayo magbabase kung ilang ikot ang pwede nyo gawin. Tapos nung na-close nyo na itong air fuel mixture, ito naman yung i-close nyo, yung pinaka-idle. Ito pwede na natin gamitan ng kamay to. Kaya mga paps, po-focus ko para madali nyo maintindihan. Yan, ha? Ang pagsara nito mga paps, pag-close, clockwise paikot. Ganun din to sa kabila, clockwise din. Okay, pasikip, clockwise ha, parehas. Yan. Nasikipan nyo na parehas. Sikipin muna natin ito. Yan, okay. Ano lang ito ha, isang tips lang ito mga paps ha. Itong pagtutulong na ito, pwede ito sa lahat ng air fuel mixture na type ng carburetor. No? Hindi lang ito pang passion. Ito ay isang tips lang. Tapos, pag nahigpitan nyo na itong air fuel mixture screw tsaka to yung idle, start nyo na yung motor. Okay, start natin. So ayan mga kapaps, nakikita nyo umiikot yung gulong. Malakas yung ang gawa ng mataas yung pinaka-idle niya. So, ang gagawin natin ngayon, mag-a-adjust tayo dito. Kapag sa air fuel mixture, mag-a-adjust tayo dito. Kalating muna mga paps, kalating muna. Adjust muna tayo ng kalahati. Maluwag mga paps. Kasi ninyo kaganina no? Yung makina na galit. So confusion na nasa tamang idle na siya. So pag narinig niyo yung ganun, parang galit na galit yung makina, yung ugong na. So stop
Mag-stop na kayo doon, mga Paps. Tapos, mag-adjust na kayo dito sa idle. So, ang ginawa natin, mga Paps, bali, nakadalawang ikot tayo dito, mga Paps. Naka-two turns tayo dito, mga Paps. Okay. Yan, mga Paps, eh. Naka-two turns tayo dito sa air fuel mixture. Tapos, kung na-ano na natin, umuugong siya, nagkalit na yung makina, nag-stop na tayo again. Nagbaba naman tayo dito sa pinaka-idle. Okay, mga Paps, pansin nyo kaganina, ano, ulitin ko, habang iniikot natin itong air fuel mixture, na papansin nyo yung makina, talagang yung tipong galit na galit, no? Parang ano yun, umuugong na talaga, no? Pag ganun, galit na yung makina, yung sabihin na sobrang taas na ng idle niya, stop na kayo doon, mga Paps. Stop na kayo, Paps, habang pinipig. Stop na kayo doon. Then, mag-a-adjust na kayo dito ngayon sa pinaka-idle para babaan yung minor. No? Then, siya nga pala, mga Paps, so, naka 2 turns tayo. Nagawa natin ng 2 turns. Nakuha natin 2 turns. Kaya, mga Paps, sana ano, na get nyo yung ano, yung simpleng tutorial na to. Isa lang itong paraan para mas madali nyo maintindihan, mga Paps. Okay, mga Paps, maraming salamat sa panonood. God bless you lahat.